Wala, resibo lang talaga. Okay. Tapos, ayan. Pag ano naman din, doon pang dumating talaga ng sa OFW ako na before nasa Uman pa ako nito, sa picture ko na yan, Uman country yan. So, yung tipong mawalan ka ng mahal mo sa buhay. Alam mo ba yon? So, gustong-gusto mong umuwi for the last time, mayakap mo sila or mahag mo, makausap mo, mahawakan mo for the last time nila dito sa mundo pero hindi mo magawa. Yun yung talaga napakahirap ng bilang OFW. Hindi natin magagawa, hindi tayo pwedeng basta-basta makakauwi. Or, ano kasi yon? Past 2014, I lost my father. Ayan, nawala si Papa na hindi ako nakauwi. So, ang hirap, ang sakit, pero wala, kailangan natin labanan. Diba? Kailangan natin tanggapin. So, ayan yung, yan yun na dito ako ngayon na as a, nakuha ako ng inyong, inyong founder na i-share sa inyo or ano ba talaga ang pagsimula ko. So, ito yung pagsimula ko na as a employee ako dati. So, yan, napakaraming challenges na anuhan dyan. So, for the meantime, tapos sabi ni creator sa akin na may talagang taong binigay sa akin na pinakilala ako na para makita ko ang future sa EC. Sino ba talaga yung tao na yun? Which is sinabi ko sa inyo, walang ibang nagpapakilala sa akin or may kasalanan na pinapunta ako dito sa Empower Consumerism. Nag-iisang upline ko, Mentor Pablito. Ayan. So, dito naman next tayo, papakita ko sa inyo kung ano yung naging journey ko na naging part na ako ng Empower Consumerism. Ayan. Okay. So, ito naman. Ay. Ayan. So, ito na. Ito yung, ito talaga yung first time kong, first time kong nag-start, which is nakilala ko mga karelate din sa inyo dito na hindi natin maasahan. Actually, ang Empower Consumerism, nakilala ko yan dati. Hindi po yan Empower Consumerism kung hindi. In Global. Which is In Global yan dati. It was 2012. Nakilala ko yan. Nasa Uman pa rin ako. Yung picture na yan, yan po yung naging receptionist na ako. Sabi ko sa inyo kanina, nag-start ako sa hotel as a laundry hanggat na-promote. So, yan ang last composition. Naging receptionist as 7 years and a half. Di nakilala ko yun si M Global dati, hindi pa yun EC dati. M Global pa yun kung pangalan. So, which is, unlucky. Nung pag-UPP nila sa akin, nag-share sa akin o nag-invite sa akin, which is offline, in person talaga nakilala ko siya. Nagustuhan ko yung mga sa company. Unang-una, sa benefits, sa mga products, sa lahat. So, which is sabi ko, oh, wow, ang ganda naman ng opportunity na to. So, ni-grab ko siya. Ni-grab ko talaga, guys. Nag-join talaga ako. It's almost for starting po. 7 heads talaga, agad-agad ako. Kasi bakit? In person eh. Nakita ko siya eh. In person, nag-usap kami. Andun yung motivation na ano, nabigay niya, na OPP talaga lahat ng kasagutan ko, na ano ko talaga niya. Yung lahat ng katanungan ko, nasagot niya. Sorry. So, yun, nag-grab ko siya. Ngayon, ang napaka-good news doon, nasa 2 months. Ayan, malaki na rin yung team ko dati. Nagkaroon ako ng team. Grabe dati, sa empleyado, marami akong kakilala. Sa receptionist, marami akong kakilala. Marami akong hahakutin. Pag sabi ng upline dati na, meron tayong sizzle. Ayan, maghakot ng tao. So, ako talaga, sa team ko talaga yung napakarami. So, that time, ang good news doon, which is hindi naman kasalanan ng company kung hindi sa tao kung saan ako, sino yung tao nag-invite sa akin. Makaka-relate kayo dito, indirect words, scam po ang napuntahan ko sa tao, hindi company. Which is ang company, ginagamit lang yung pangalan, kung ano yung mga benefits, kung ano yung mga paano yung kitaan, kung ano yung opportunity nandito, which is ginamit ng tao, hindi company. So, may makarelate sa inyo dito na naka-scam, so kung ganun pa rin, hindi pa rin ako sumuko. Okay. So, ayun, that time, nakilala ko uli. Bumalik uli sa akin. Sabi ko, bakit ba binalik-balikan talaga ako ng company na to? So, ibig sabihin ka ko, andito yung future ng na hinaantay ng family ko. Okay. So, ni-grab ko yan. So, next tayo, please. So, ni-grab ko yan that time. Ito na, yun, di ba?
ang pagkaiba. 'Di ba? Ang ganda natin diyan, no? So my success journey. Ayan. So 2020. So iyon na 'yon, nakilala ko si Empowered Consumerism, which is yung upline ko talaga may kasalanan dito. Pinaliwanag niya sa akin, sabi sa lang niya sa akin na which is tao yung nag-scam sa iyo, hindi company. So try mo join dito sa team namin dito sa White Tiger. So yun nga, nag-grab ko one package. So that time sabi niya papakitain niya ako. Tapos papakita na sa akin yung account ko, paano ko kumita. Oh, which is totoo, na profit assisted talaga niya sa akin. So doon ako nanggigil, lumabas yung gigil ko na sabi ko, wow, ito na yung opportunity na para sa family ko. So nag-avail ako ng one package. Ayan, yung one package ko naman, next place. Yung one package ko naman, sabi ko, hindi ko to ibibinta. O yan, nakilala siguro niyo yan, yung wapong tao, no? Naka-receive, pinadala ko sa probinsya, sa family ko. Ayan, yung napakagwapo kong anak, naka-receive yan sa package ko. Sabi ko, nak, mag-picture ka para province natin sa team na talagang natanggap mo ang package. So, first package ko yan siya. Yan, sabi ko, try niyo gamitin kung ano talaga yung maging effective sa inyo or kung ano ba talaga ang ano niya ng mga products, which is gustong-gusto ko yan. So yun, sinubukan nila. Ngayon pag nang-avail na ako ng isang package, sabi ng anak ko, ano to mama? Mga gamot, sabi gano'n, diba, sa probinsya. Hindi yan gamot, sabi ko, nak, alam mo, food supplements and vitamins, protection yan for health ninyo, maging safe up kayo. Pero ang laman ng isang box niyan, dyan yung maging daan na makakasama niyo ako, na makakauwi ako. Yun po yung maging daan ng marating natin yung magandang future at hindi na ako mag-abroad habang buhay. Makakasama niyo ako. Yan po yung box na yan, ng laman na yan. Kaya ingatan natin, focus, at saka samahan niyo akong gawin ang business na to. So yan si Remark. Dito Remark. So nag-decide talaga siya na tulungan akong gawin ang business. Ang good news dun, kasi kami lang dalawang nagkasundo. Yung kapatid niya, ayaw. O, diba? So okay lang. Ganun talaga yung business. Kahit family mo, or best friend mo, or sino pa ba niya naging part ng buhay mo, pag ayaw talaga, or hindi niya naiintindihan, kahit anong gawin mo, ayaw talaga mag-join. Pero so lucky, kasi yung anak ko talaga na naging part siya ng easy, at tinulungan talaga niya ako. O, diba? So, hindi ko bininta, sabi ko gusto ko matry nila para syempre, para sa health nila. Ayan. Diba? So, next tile. Ayan, so ito naman yung Pinas and OFW business partner. So since ako nag-start dati, 'di ba, sulo-sulo lang ako, pero umaatin ako ng mga trainings, mga sessions natin, lahat mag-isa lang ako, sabi ko sa sarili ko. Darating ang mga araw, nadadami din ako at may makakasama din ako. So which is ito na. Ayan, Pilipinas and OFW business partner. Ito po yung mga taong napalaki ng grit na sa Facebook ko lang din sila nakilala, by ano lang din, at na nagtiwala. Okay, nagtiwala at naiintindihan nila kung ano yung yung business natin na nandito, at naiintindihan nila kung anong napakagandang opportunity nandito. So hindi mo man sila makikita, pero sila yan, ayan. Makikita niyo lang din yung mother team natin, 'di ba, ang gwapo niya. Ayan. So yan po yung mga taong nagtiwala sa akin kahit hindi ko sila na-meet in person, by online. So talagang nag-join siya sa Empower Consumerism kasi napakaganda ang ano natin, ang company, hindi lang basta-basta company talaga. Matagal na yan. Proven and tested na talaga ang mga umaman dito. Diba? So next tayo. Ayan. So diba? Nung nakapag-create tayo ng malaking team, syempre, hindi rin tayo pumayag dahil hindi tayo makapag-create ng sarili nating alliance. Ayan, nakapag-launch din ang team ng Great Alliance International by December 2022. O, diba? 2020 din ako nag-join. So 2020 din ako nakapag-launch ng ng team ko. So ibig sabihin noon, consistent yung paggawa ng business. Consistent ang paggawa ng business din, tuloy-tuloy talaga, at dumami at lumaki. Maraming tao nagtiwala. So sobrang blessed, sobrang papasalamat ko sa under my organization or Great Alliance International na nandito ngayon. Sobrang thankful at sobrang blessed ko sa inyo na naging part kayo ng team ko. So ito po yun, napakalupit din nila kasi noong that time nakapag-launch kami ng sarili naming alliance. Ang good news doon kasi, nagiging most
outstanding alliance kami agad-agad, di ba? So, dalawang bisis yun, di ba? Naging most outstanding tayo. So, by next month uli, naging most outstanding uli. So, ibig sabihin nun, malulupit kayo. Guys, kayo talaga yung malulupit dito sa team, kaya naging most outstanding tayo, di ba? Isipin mo lang, most outstanding alliance, di ba? So, sobrang yung so, next place tayo. Just little time, I will finish this. Yeah, okay. Just in there. Call me, she called me. Just, yeah. Hello, host. Narinig ba tayo dyan? Yes po, loud and clear. Okay. So, nang dahil nakapag-lunch tayo ng ano natin, consistent yung commitment sa team. Ayan, ginagawa talaga ang business ng maayos. So, syempre, hindi rin tayo nawawala sa mga OFW top earners. Ayan, di ba? Nakakapasok din tayo sa top 3, naging top 8, top 6, top 3 uli. Ayan, so, actually, marami pa yan eh. Hindi lang natin linagay kasi ano, mapapahaba yung pintuhan natin. So, actually, pangalan ko lang andyan, or mukha ko lang din andyan. Ako lang yung nag-claim. Ang katotohanan dyan, sila talaga yung malulupit niyan. Sa kanila yung awards na yan, ako lang yung nag-claim. Pangalan ko lang andyan. Pero ang great family talaga, sila talaga yung kumuha niyan. Nang dahil sa kanila, nakuha natin yung awards na yan. Diba? So kaya sabi ko, sobrang blessed na naging part sila ng team ko. Napakalupit. Talaga napakasipag. Sila talaga yung masipag siya. Kaya nakakapasok tayo ng top 2, top 4, top 3, top 6, top 8. Ayan. So, sobrang lupit talaga nila. Mukha ko lang yan, no? Pangalan ko lang. Pero sila talaga yung may dahilan bakit na-achieve natin yung mga awardings na yan. Diba? So, next please. Ayan. So, ito pa din yung nakakasali din tayo sa White Tigers Elite Top 50. Ayan. So, makikita nyo naman lang dyan. No, naging ano talaga tayo, no? Palaging nakakasali, nakakasama sa mga awardees natin, mga achievement. Ayan, top elite 50. Ayan, at syempre, meron nakakuha din tayo ng 1-star achiever for elite. And then, naging 2-star achiever din tayo, di ba? Lupit. So, pag sabi nga na, pag elite, malupit, di ba? So, ganun din tayo. Alam nyo guys, itong mga achievement na to, mga awards or mga ano kung nakuha. Tulad din yung ngayon na nagsisimula na walang alam. Alam mo yun? Walang alam. Pero ang ginawa ko, nag-humble down ako sa upline ko, nakinig kung anong yung tinuturo, kung anong yung sinasabi na gawin ang business, kung paano ma-achieve, at kung paano kayo makarating kung saan, kung katulad namin ngayon, paano kami maging success or ano mga achievement na mga awardees ang nakuha ngayon. Ganon din ang mararating ninyo. Basta yes, upline lang kayo palagi. Sumunod, huwag tayong maging ano, kasi minsan di maiwasan, meron tayong mga ugali na acne. Di ba? Alam ko na yan, no? Di ba? Tinuturuan ang upline, mas siya pa yung maging magaling kaysa sa upline, di ba? So pag ganun ka, aw, congrats sa'yo kahit abutan ka ng 10 years, dito mo pa ikot-ikot, wala kang mararating dito sa business na gagawin mo pag ganun ang ugali mo. Pero ako kasi guys, since ako nakilala ko yung upline ko, naging humble down, na talagang, although, dati kasi di ba pumasok na ako, nakilala ko siya yung purpose of reason, so, which is my idea ako. Pero ang ginawa ko doon,
tinabi ko yon. Talagang inalis ko yon. Sabi ko, dito ako mag-focus. Kasi ito yung nakasistema at may sinusundan talaga. May mga mentor, may mga coach magtuturo sa'yo. So, yung kaalaman ko dati, tinabi ko muna siya. Dinagdag ko lang ng step by step. Pero never ako naging acne sa upline ko. Imagine na, mga 5 to 6 months ako nag-duty. Nakapag-lunch ako ng sarili kong team. Kasi bakit? Ginawa ko, nag-humble down, sumunod. Magbigay ng task ang upline, yes, upline. Kahit, although sabihin ko, hindi ko kaya, pero I try my best na, kasi dun kasi yun, pag nag-participate ka sa upline mo, dun mo makikita yung sarili mo, na kung ano yung kulang, kung ano yung dapat plantsahin, kung ano yung dapat dagdag, or bubawasan. Pero pag ikaw ay maging acne, congrats sa'yo. Diba? Yun lang masasabi ko sa inyo, nagsimula ako sa dati na walang alam, sumunod, nag-humble down, lahat ng task, ginawa ko, pinakita ko sa upline ko, sa mga mentors and coaches natin na talagang ako'y interesado matuto. At gusto kong maging katulad nila kung saan sila nakarating. At gusto kong maging katulad nila na kung ano nilang nakuha yung mga achievement or mga certificate nila or mga awards. So, ganun yung ginawa ko. So, kaya ito nakikita niyo. Pero ganun pa naman din, hindi ko rin ito magagawa mag-isa dahil din sa mga team ko. Ayan, sa mga great family. Sila din talaga yung malulupit. Kaya nakakasama tayo nito. Nakukuha ko yung mga achievement na yan. Diba? So, next please. Ang seryoso ninyo ha. Next tayo. Diba? Kasi pag siseryosohin mo lang talaga yung ano. Wala na ata. Ito na ata yung last. So, tapos na ata ako. Yan, say-say ko na ata yung buhay ko dito. Buhay, no? Nasabi ko na lahat. Ayan. So, yun lang naman. Maging humble down lang talaga tayo dito para, ano, sabi nga, kahit sabihin ng mga clients natin, ng mga coach natin na 3 to 5 years from now, maaabot mo na yung mga gusto mong goal or gusto mong marating, gusto mong maabot. 3 to 5 years from now, mababago buhay mo. 3 to 5 years from now, di ka na mag-a-abroad. Pero kahit ganyan ang sabihin ng mga clients natin na hindi ka pa rin susunod at hindi mo ginagawa yung business mo, useless guys. Walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Alam mo nyo dito na, dito sa easy kasi kagandahan dito na, abaga, gagawin mo na lang yung business na ikaw na lang talaga yung kulang dyan. Kasi bakit? May magtuturo sa'yo. Tuturuan ka, paano mo gawin yung business step by step. Ang gawin mo lang dyan, once nagturo sa'yo yung upline mo, bigyan mo ng oras. Kasi napakaswerte mo kung i-guide ka ng upline mo eh. Yung ibang nga dyan, nag-join lang hanggat bibitawan. Pero ikaw, pag ikaw nag-join, kung hinarap ka ng upline mo, kung talagang tinulungan ka, grab mo na. Huwag mong paglaruan ng oras ang upline mo kasi bihira lang yan nagbigay sa'yo ng time. Tapos, syempre, busy din yan. Hindi lang ikaw yung naging leader or naging important team niya. Syempre, marami pa rin. Kaya pag once magbigay sa'yo ng task yung upline mo, sundin mo. Pakinggan mo sila para ano para naman din siya kasi yung mga uplines kasi pag nagtuturo hindi kanyan ipapahamak kung hindi para yan sa iyo para sa business mo yan walang ibang maggagawa ng business mo kung hindi ikaw so ang gawin mo para gusto ka matuto huwag kang kampante sa upline ng upline ka palagi kasi hindi lahat ng oras ang upline nakabuntot sa iyo tama hindi lahat ng oras yun so syempre may mga business din niya may mga kakausapin pa so once tinuruan ka ng upline mo sumunod ka adapt tama. Adapt mo yan at tandaan mo, hindi for date. Sabi, ay si apply, hindi kasi ako inano, hindi kasi ako pinagbigyan ng oras para i-OPP yung client ko. Hindi po. Business mo yan. Tama. So, kasi si apply, nagbigay yan ng task. Unang-una for nag-avail ka ng products, naging part ka ng EC or kahit hindi ka pa nag-avail, may trainings tayo, may module tayo, tama. So, ang gawin mo lang is tandaan mo kung ano yung inuutos sa'yo, inuutos or tinuturo, so yun ang dapat mong gawin. Kasi business mo yan. Walang ibang gagawa ng business mo kung hindi ikaw. Ang mga upline natin, mag-guide lang yan sa'yo. Pero, i-guide ka ng upline mo kung may sarili kang mundo, or yun nga, sabi ko kanin, kung maging acne ka, congrats sa'yo. Talagang mahirap. Diba? Hindi ka talaga matututo at hindi mo malalaman kung paano mo gawin yung business mo. Dapat i-priority mo dito. Diba? Ganun. So, tulad naman din sa mga ano, ano ko lang sa mga full-timers or marketers, ayan, alam ko naman na
although kami OFW, mahirap yung oras namin, pero mas kayo talaga yung nagpuyat dyan na mas malaking oras ang pagpupuyat ninyo dahil unlike sa amin, di ba? So, maano ko lang, ma-advise ko lang din sa mga marketers. Ayan, kung ikaw may marketers ngayon, napakaswerte mo kasi ikaw yung talagang, ikaw yung napili ng tao na nakadami-dami nila, ikaw yung napili na maging marketers nila at suportahan, di ba? First 3 to 6 months. So, dapat, pag ganun kasi yung opportunity na may naggastos kayo, may naggastos sa inyo, at talagang pinukusan pa support ng ano sa inyo, huwag mo na sayangin na talagang ayusin mo kasi business mo naman din yan eh, di ba? Alam ko marami namang marketers ngayon na naging Hid Alliance na nga, na dahil sumunod lang sila sa uplines na tinuturo, di ba? So, dapat ganun ka rin. Sayang kasi pag tulog-tulog ka lang, sabi na, libre naman ako ng kuryente dito, libre ako ng wifi, may pagkain ako, may allowance ako, di ba? Pero, common sense naman, pagdating ng 6 months, wala. Anong mararating mo doon? Andyan ka na eh. Huwag mo sayangin yung oras mo. Focus ka na. Makinig ka na. Di ba? Ganun ang dapat. So, sabihin, nami-miss ko yung family ko, nami-miss ko yung boyfriend ko, nami-miss ko yung girlfriend ko, yung gano'n, sacrifice mo muna, nang abang-alang-alang sana mo, sa future, di ba? Di ba, tama yun? Puso-puso nga kayo, seryoso nyo naman. Di ba? Ang ganda-ganda ng apply natin, yun si Coach Aniyang. Hi, Coach. Ang cute mo. Ayan, so actually ang tagal-tagal ako ditong inaano ni upline. So ngayon lang ako natuloy. Siyempre, ang hirap pag OFW, no. Bagnan ako ng oras, yung mga camel, utos doon, utos dito. So so blessed kasi ano, nakapaglipat tayo ng bagong trabaho natin. Kaya nakabayad ako ng utang dito kay upline Anit. Ano yan? Utang. O di ba? So kaya andito ako ngayon nakapag-share. So yan lang naman na talagang ako kasi dati, sabi ko, nakaraan, nakadanas man ako ng scam dati, ginawa ko yung business ko dati. Pero how much more na nandito na ako na, which is kumita. Hindi naman sa kalakihan, at least kita na may maaasahan kapag uwi ng Pilipinas na may pundo. Diba? Kahit anong, yun nga, the past, ano lang, sobrang, ano lang kasi situation last month lang, na sabi natin Christmas, New Year dapat sana ay happy. Pero which is ang great, talagang dumaanan ng napakatinding pagsubok. Talagang andun yung mga dumating sa punto na nawalan ka ng mahal mo sa buhay. Yun uli, 'di ba? Ang hirap no OFW, yun talaga yung pumasok sa isip ko ngayon as a OFW, anong experience ko, nawala si papa, nawala si mama, na hindi ako nakauwi, hindi ko na sila nakita, na hindi ko lang naman sila nayakap for the last time. Yan po yung naging experience ko sa as a OFW, yung hirap di ka talaga makauwi. So sabi ko sarili ko, andito ako sa easy, babawi talaga ako, lalaban ako, wala na nga sila yung mga mahal ko sa buhay, pero tuloy ko pa rin ito. Gagawin ko pa rin talaga 'to na kasi alang-alang sa mga anak ko. Alam ko naman yung mga mahal na buhay, mga mahal natin sa buhay, nawala sila pero naka-guide pa rin yan, nakatingin kung ano yung mga achieve natin kasi which is naintindihan nila yan at alam nila yan na kung anong ginagawa natin para sa family. 'Di ba? So ganun kayo dapat. Kung ano yung mga challenges na mga pagsubok, nawalan tayo ng mahal sa buhay, laban pa rin. Isipin pa din natin na hindi lang isipin yung sarili na sabihin natin na tulad ko, na wala si mama nung past days, na ang isip ko kasi, sige, sarili ko to, family ko to, nagkaroon ganitong problema, pero meron pa rin kasi mga taong nagtiwala sa akin as a founder nila, as a upline nila, na may, under my team, nagtiwala sila sa akin na tuturuan ko sila, tutulungan ko sila, sabay sila sa akin sa pagdating ng sa pag-success namin. So, yun din ang nag-motivate sa akin na sabi ko, kailangan ko to ipaglaban. Kaya ko. Diba? Ganun talaga yung buhay. Diba? Tayo lahat, doon naman talagang punta natin. So, isipin din natin yung mga down the lines natin, mga leaders natin, syempre, lalo malulupit sila. So, alagaan din pa rin natin. Huwag nating forget as mga upline. Baga, sabihin, down the lines ko lang yan. Ganun. Hindi naman siya hindi naman siya active sa team ko. So, ano pa rin, alagaan, gawing extension family pa rin. Kasi, syempre, nagbitaw din yan sila ng pera.
ng amount para mag-join dito, tapos ganyan ang ano mo. So treat natin sa mga leaders natin as a family. Huwag nating isipin na ano, kayo naman din ng mga down the line, siyempre maging humble down. Hindi lahat ng oras na sabihin perfect si upline, hindi perfect si upline, pero bawat isa intindihin natin, 'di ba? Hindi kasi lahat ng oras na ganun mabilis or anong, basta intindihin na lang. Kung sakali may pagkukulang mo si upline, intindihin na lang, bigyan ng pagkakataon na ano. Kasi hindi lang naman ikaw ang hinaharap niyan eh, 'di ba? Halo na marami kayo. So, ano pa ba? Ano pag-uusapan natin? Nakwento ko na sa iyo yung mga buhay-buhay ko, no? Ano kaya, host? Maganda. Q&A tayo. Ayan. Kung may mga katanungan, ayan. Pwede kayo magano. Baka may kulang pa ako, hindi ko nasabi. Baka may gusto kayong itanong. Pwede kayong mag-chat na lang para mabasa ng host natin. Mas maganda siguro. Di ba? Ayan. Yes. So, yes. Ayan, so, ano na lang tayo, host? Baka may gusto silang itanong. Q&A tayo at least mga ilang minuto. Yes, po, host. So, mayroong ano dito. Ayan, so, alam ko na na-inspired kayo sa share ng ating napakagandang sharing ngayon, diba? Yeah, so, pusuan nyo naman. Diba? Pusuan nyo naman, grabe. Ang grabe talaga yung pinagdaan niya dito sa isip bago naging successful. Yan. So, syempre, makakasama natin siya soon dito na sa Pinas. Makakapag-pordon na din siya. Yan. So, we're excited para dyan, coach. Yan. So, ngayon, kung may mga question po kayo, may mga katanungan pa kayo, pwede po kayo direct message na po sa akin o dito sa, ano, sa ating chat box or PM niyo po sa akin. Yan. Para maano po natin dun sa ano. Yan, so may nag-PM sa akin dito po. Ano po may advice mo sa mga OFW leaders na sumusubok mag-invite pero nadadala pa rin ng discouragement ng mga nakakausap na client at naglalaylo na? Thank you po. Don't mention my name. No. Okay. Anong ma-advise sa mga tulad kong OFW? Ano yan, coach? Paulit? ano po ang may advice mo sa mga OFW leaders na sumusubok mag-invite pero nadadala pa rin ng discouragement ng mga nakakausap na client at naglalaylo na? Okay. Ayan. Actually, parang parehas tayo ah. Sa katanungan na yan, naunang-unang tanong niya, parang parehas din. Ganun din ako dati nagsimula. Actually, dati, sobrang trying talaga, trying hard, ayan, mag-invite or mag-prospect, di ba? So, hindi mo, huwag mong isipin na nag-i-invite ka, agad-agad yung tao na yun magtitiwala sa'yo, hindi. Talagang marami kang malalampasan or madadaanan ng mga client, mga prospect. Mayroon pa nga sabihin sa'yo, sige, mag-join ako, or yan, nagustuhan ko, willing or interested, ganun. Pero hindi mo talaga yan sa, huwag kang mag-expect agad-agad na mag-join siya. So, syempre, ikaw, naging part na ng easy dito, huwag mong hayaan na yung kalakasan mo ay matatalo ko sa mga client mo na hindi pa lang sila naging part ng easy. Mas ikaw ay lamang kasi naging part ka ng easy, ikaw ang may alam kung anong opportunity na nandito. Dapat alamin mo yung way mo na bakit nag-grab mo ang opportunity na to, bakit nag-avail ka ng products, bakit nag-join ka sa team na to, which is doon pa lang na point na yun yung paninindigan mo. Dapat malakas ka doon. Malakas yung baga, sikmura mo sa yung mga prospect. Prospect mo pa lang yan eh. Ikaw, easy ka na eh. So, di ba? Dapat, anuhin mo yun siya. Magiging strong ka ba sa sarili mo na hindi ako dapat na magpadala sa prospect ko. Unlike na ako yung naging easy na dito, naging part ng easy. So, dapat ipaglaban mo yung mga goals mo kung bakit ka nandito. Di ba? Prospect lang yan. Kasi marami, sabi nga ng mga appliance natin, maraming prospect or rejection kahit nga kapatid mo or asawa mo or boyfriend or girlfriend mo yan, hindi pa rin yan nila namumulatan kung ano talaga yung easy, which is ikaw yung naging part ng easy. Ikaw talaga yung manindigan na mas malakas yung power mo unlike sa kanila na hindi ka talaga basta-basta matalo, di ba?
Hope nasagot yung ano. Kung may follow-up question, okay lang po, coach. Yes, ipaglaban talaga ang karapatan mo. Sabi ni Mentor Edwin, malupit si Mentor Edwin. Yes, oh, grabe. Alam ko yung nagtanong niya is busog na busog sa sagot. Yan. Eto coach, meron pa po dito. Meron po ano ulit, private message. Yan. So good morning po, upline. Ano po yung pinakamahirap na pinagdaanan nyo nung nagsisimula pa lang kayo sa ating negosyo at paano nyo po ito na overcome? Maraming salamat po. Don't mention my name. Yes, ayan. So, ang ganda ng tanong, no? Siyempre, huwag tayong iiyak dito, no? Ma-share ko lang naman din kung paano talaga ako nagsimula dito, no? Sabi ko nga sa inyo kanina, nagsimula din ako na talagang walang alam. Kasi una, galing ako na scam sa company na, sa taong nag-invite sa akin dito. Tapos nakalipat ako dito, which is hindi naman siya, effective or talagang problem attested talaga kung ano sinasabi niya sa akin. So, nung nagsimula ako dito, actually, maraming rejection. Unang-una family ko, no? Bago kasi ako na-respect ng mga ibang tao, schoolmate ko, mga ka-workmate ko, mga pinsan, mga ganun, family relatives, wala, tinatawanan lang nila ako, sabihan pa naman na, eh kung kumikita ka na, bakit kailangan pa ako? Ikaw na, o may maging mayaman ka, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng pera, di ba? Ang lupit. Ngayon ko na mga sistema sasagutin ka nila. So, ako naman din, okay lang din kasi, syempre, ginawa ko yon. Bakit ko pinaalam sa buong family ko, mga relatives or friends kakilala ko, para at least alam nila kung anong business ginagawa ko. Kasi later on, kung talaga magsasucess tayo dito, hindi nila tayo sasabihan na oy, ang damot mo, nagsimula ka dyan, di mo naman ako in-invite, di mo naman sinishare, di ba? So, ganun. So, yung mga tao na yun na talagang nag-down sa akin, mismo kapatid ko, sabihan pa naman, yung pera mo, sinayang mo lang. Iuntog mo, kahit iuntog mo pa yung ulo mo sa pader, hindi niya mababalik sa'yo yung pera at wala kang mararating dyan. Nag-aasayang ka ng oras mo, pati pera mo at trabaho mo. Diba? Ganon. So, sa akin kasi, sabi ko, okay, narinig dito, pasok dito. Sabi ko, which is ako nakakalam kung anong opportunity nandito, kung ano talaga ang pinasok ko. Ang ginawa ko lang, sa ganun mga trial sa'yo na dumating, sabi ko, papatunayan ko sa inyo. Talagang tatayo ako, as ako. Napapatunayan ko kung ano yung pinasok ko at kung nasaan ako ngayon. Papakita ko sa inyo. Which is andito, although hindi pa ako nakauwi, step by step, naiintindihan nila na kung ano talaga yung ginagawa kong business. Ganon siya. So, tumayo ka lang na kung saan ka talaga at maging totoo lang. Diba? So, hope nasagot yun, coach. Sino yung nagtanong? Yes, nasagot. Sabi na grabe. Thank you so much, upline, kasi naano din siya yun. Sasagot niyo po. Yan. Alam kong busog na busog yun. Yan. At meron pa po dito ulit. Upline, di ba po na-scam ka na nung una at sumubok pa rin sa pangalawang pagkakataon? Ano pang may advice mo sa mga nag-join sa negosyo tapos nagka-resulta na pero di pa rin sineseryosong gawin si Easy? Thank you. Yes, ayan. Dati na-scam talaga ako dati. Yung na-scam kasi ako, bakit ako nag-join agad doon? Kasi sabi ko, ang ganda talaga ng Easy, which is nagustuhan ko kung paano sila mag-OPP sa akin. Pero, ang company talaga yung maganda. Doon lang ako sa maling tao, sa maling team. Ayan. Which is ginamit lang nila yung profiles ng company natin. So, nung na-scam ako, okay lang yan, tumatawa lang ako, pasadjust ko na lang, sabi ko, ay, si God nang bahala sa inyo. So, nung nakilala ko si Upline by True Online, nag-grab ko pa rin kasi sabi ko, bakit ako binalik-balikan ito? Bakit ako talaga dito sa, para talaga sa akin to at dito talaga ako. So, nag-grab ko talaga siya. So, ngayon, yun nga, sabi ko sa inyo kanina, once nandito na kayo, kung darating talaga, hindi talaga lahat ng oras na magiging strong tayo, may mga panahon or mga oras na manghihina tayo, tama. So, dumikit lang talaga tayo sa mga may nagka-resulta dito, mga uplines natin, makipagpintuhan, mag-motivation tayo doon sa kanila, mag-ano tayo sa sarili natin, na dikit lang tayo ng dikit. Huwag tayong manghinaan ka ng loob, lalayo ka, mas lalo kang hihilain. Manghinaan kayo, lumapit kayo ng lumapit sa mga uplines natin. Diba? Kasi doon kayo makakuha ng mga, sabihin natin, makapag-charge sa lakas natin. Diba? So, kung tanong mo kanina na kahit nagresulta na sila, may ano pa rin na ginagawang ganun, which is
ano yan, relate din ako dyan sa tanungan ninyo na sa team ko rin, meron din ako under my team, which is kumita na siya. Nandun na talaga siya sa elite, pero talagang lumipat pa sa ibang company. Ah, ganun. So, normal yon. Sa team, sa business natin, hindi mo hawak ang isip ng mga tao na lilipat sila or mag-under ano sila sa inyo. Okay lang yan, basta ikaw as upline, tuloy ka lang. Kung meron ka mga taong inaalagaan or nagtiwala sa'yo, nandun pa rin. Panindigan mo, at least hindi ka nila masisisi na sabihin, sa Bisaya, papatuga-tuga ba? Sabihin na, ang galing mo mag-motivate sa akin, tapos ikaw pala yung tatakbo dun sa kabilang team. So, hindi yun dapat. Hayaan mo sila. Basta ikaw as upline, kung may taong natiwala sa'yo, diritso ka lang. Hayaan mo sila. Babalik na babalik yan. Diba? Kasi mayroon din akong team na ganyan na talagang kahit ano na, okay lang. Pero babalik na babalik yan. Kung makikita na andyan ka pa rin, stay ka pa rin team. At hindi mo rin sila tinalikuran. Diba? So, ayun lang ata, coach, yung sagot. Yeah. So, thank you so much sa sagot mo, Coach Lani. Okay. I hope nasagot yung ano, sagot ni Coach Lani at yung ano, yung tanong na yun. At yung nagtanong na yun, alam kong busog na busog kasi pati din ako. Yan, grabe. Na-inspired din sa sagot. Yan. So, eto, may question pa po. PM po sa akin. Anong nakakapagpamotivate sa'yo na gawing seryoso ang negosyo at ano ang may advice mo sa mga OFW na nag-join pero pag di na i-follow up ni sponsor, di na rin gumagalaw? Thank you po. Okay, ayan, OFW bilang OFW, no? Alam mo, may share ko sa inyo sa sino nagsagot sa inyo para to sa'yo, no? Nung nag-start kasi ako dito, gusto ko kasi talaga na makikilala agad kung ano talaga si Easy. Ang ginawa ko, baga yung tipong nasa bahay pa ako dati nagtrabaho, kahit ako'y nagluluto, andun pa rin yung dot-dot, sabihin ko, namamanhid, hindi namamanhid yung kamay ko sa kakakusgos ang hugas ang kaldero, kung anong trabaho, namamanhid yung kamay ko sa kakadot-dot, sa kakahanap ng prospect na maging part ng team ko. Alam mo ba yun? Ganon. Ang katwiran ko, sabihin ko sa inyo, sinagtanong na ito, katwiran ko kasi, which is kontrata lang ako. Magtatrabaho ko sa mabuti o hindi. Continue yung sahod ko. Kontrata ako sa 2 years. After 2 years, anong gagawin nun? Uuwi ng Pilipinas. So pag-uwi ng Pilipinas, anong nag-aantay sa akin doon? Wala pa akong team. Wala akong i-handle. Wala akong motivate doon. Yun yung palaging nasa isip ko dati. Hanggang ngayon. So, ang ginawa ko, mas priority ko talaga si isip. Ito, FW ako. Mag-away kami ng amo ko. Ayaw nyo sa akin, pauwiin nyo ako. Panindigan kita na may business ako nag-aantay sa Pilipinas. Pero yung amo, kaya may mga camel, maraming ano dyan. Walang ibang makakatulong kasi yung parang paano ka maging motivator. Sabi ko nga kanina, manghihina ka talaga. Hindi lahat ng oras ay malakas pa. Motivate mo yung sarili mo na balikan mo yung DPSOA mo na anong purpose mo, nandito ka. Ano ka lang, dyan, andun pa rin yung 5 fingers na huwag talagang kalimutan. Yun talaga yung napaka-basic natin gawin para ma-prospect. Diba? Kung talagang naghinaan ka, pwede ka namang tumawag sa mga uplines natin para ma-motivate ka or otherwise kung busy sila, may mga YouTube naman, di ba? Pwede nating punta sa YouTube para ma-motivate yung sarili mo na hindi ka talaga mawawala ng pag-asa. Actually, dito kung maging active pa lang sa team, maging active ka, andyan yan, hindi yan pwedeng sabihin na wala. O di ba? Ganun kasi ako dati. Dot-dot ako ng dot-dot kahit nasusunog yung luto ko, bahala sa dyan. Sabihin, ay nasunog, saka ka dot-dot. Eh, magagawa ko kasi alam nila may business ako eh. Kung ayaw nyo sa akin, pauwiin nyo ako. At least may business ako. Ganun lang kasi. Di ba? Totoo yan. Totoo guys. Yan talaga ginawa ko nung ano. Kasi bakit ako agad-agad, sabi pa nga ng upline ko, bakit ako nakalabas agad sa Jaguar? Nang dahil sa pag-motivate ko sa sarili ko. Yung baga, tipong ako talaga ang gustong mamotivate ang sarili ko na pupunta talaga ako sa taas. Bakit ako nakalabas sa Jaguar? Makapag-launch yung sarili kong alliance. Kasi yan ang ginawa ko. Magkasunog-sunog yung loto ko, nahihilaw, na ano pa dyan. Talagang ginawa ko yung business ko. Kasi katwiran ko, kontrata lang ako sa inyo. After 2 years ko, saan ako? Pilipinas. So, dapat priority ko. Kasi ito yung napakagandang opportunity para sa sana all daw. Ay, mapapasana all talaga sa gigaw nating dot-dot, di ba? Tipong punta sa CR, makapag dot-dot lang, ganun. So, ganun kasi. Pag ikaw ay talagang seryosong gawin na gusto mo talaga mabilis, yun ang dapat mong anuhin. Huwag kang ano, yung mga discouragement natin, given na yan, nandiyan yan, kasama yan sa pag-success, di ba?
So, ayan lang, Coach. Thank you. And thank you, Coach. Lagi sa sagot. Grabe. And so, alam kong busog na busog yung nagtanong na yun. And so, eto, last. So, may mga tanong pa po ba kayo dyan? So, pwede niyo pong i-PM kung wala po. And so, wala. Wala ano dito. Anong question? Eto, last question, Coach. Good morning po, Upline. Itanong ko na lang. Ano po ang advantage at disadvantage ng pagkuha ng marketer fees? Okay, so 'yun naman sa pagkuha ng marketers natin. Bilang OFW, no, may ano ko lang sa inyo. Sa OFW kasi kung talagang hirap na hirap ka talaga sa sa oras. 'Yun nga, kailangan mo talaga siya ng may hindi porket sabing kumuha ka ng marketers mo na siya na lang asahan mo. Tama. Kumuha ka na para may katuwang ka sa paggawa sa business. Pero of course, ang kagandahan kasi merong kang marketers diyan. During busy ka, tuloy pa rin may humahataw sa team mo, sa linya mo, tama. Tapos ang kagandahan din niyan, hahataw si marketer, hahataw ka rin na sa upline. So napakaganda ang resulta, which is proven niya sa team natin sa White Tigers, 'di ba? Yan talaga yung nakasistema ang programa natin, which is kahit ako. Yan, nagsisimula kami sa magkuha ng marketers, marami pa rin mga challenge na nandan, pero okay lang, laban pa rin. Sabi nga nila, kahit sinimulan mo, pero wala pa rin, hindi pa siguro siya right time or tamang oras na makakapag ano ka. Tapos, ano ngayon, Coach, yung isa? Yung isang katanungan, Coach? Disadvantage po. Ayan. Ang kaibahan naman din doon, kasi pag sabihin mo na disadvantage. Okay. Ayan. Kasi ang doon, kung sabihin mo na susulusuluhin mo lang din, tapos yung hirap na hirap ka nga sa sa oras mo, na hindi ka talaga makakahataw. Meron kasi mga amo na kahit anong gawin mo, talagang napakahigpit nila. Hindi mo talaga sila na magagawa ng paraan or tapos depende rin sa'yo yung sikmura mo sa amo mo, talaga matatalo ka o yun talaga kailangan mong may kasama ka talaga or makakatulong sa paggawa ng business mo, yun ang dapat mong gawin. At syempre, yun nga sabi ko, as long as alam mo kung nandipisway mo dito, talagang hindi yan nawawala sa isip mo, paglaban mo yan, huwag ka matakot kasi hindi ka naman nila yan, priority mo pa rin talaga si Easy. Kahit anong gawin, si Easy pa rin ang priority mo para maganda. Huwag mong asahan lang din na sabi may marketer ka. Ay, may marketer ako. Tulog-tulog lang ako. Sige, kausapin ko muna yung baby ko. Ha? Sana all my baby. Di ba? Business pa rin. Walang buong mo ng baby-baby. Saka na yung mag-baby pag pag may narating na tayo dito, no? Sana all. Paka sana all na lang tayo dito nung may baby. Di ba? Baby-baby ka. Tapos yung account mo pala wala bitay. Wala ka malang wala ka malang achievement na nagawa sa team. Di ba? So, ayun lang ata, Coach. Yan, so thank you, Coach. Grabe, baby daw. Yan. Pag mayaman na tayo, pag nakuha na natin yung yung mga pangarap natin, di ba? Yan, so, yun lang po, Coach. So, ito na lang po, Coach. Hingin na lang po kami ng best message po para sa lahat. Sa OFW, full-timers and marketers po. Thank you po. Okay. Nasabi ko na ata lahat, no? Yun nga, di ba? OFW tayo, yun. Sabi ko nga kanina, which is temporary tayo dito sa ibang bansa. Okay. Una, ang OFW, papilang OFW talaga, may emergency ang family mo. Hindi mo talaga magawang umuwi. Which is experience ko yan, guys. Talagang danas ko talaga yan. Okay. Na wala si mama, na wala si papa, hindi talaga ako nakauwi. So yun pa rin, napakahirap ng OFW. Kaya pinangako sa sarili ko na may anak talaga ako. Andiyan naman taga may anak ako, pero hindi ako papayag na mag-OFW silang tulad ko. So nandito ako sa yes, si Bibi Easy lang talaga sa kalam na. nandito na ako sa Easy. Ito talaga ang priority ko ngayon. So kasi pag OFW ka, naging part ka ng Easy, tapos yung baga
inano mo lang siya, baga, okay, nandyan ako sa easy. Ang katagapalakpak lang ako. Congratulations. Hindi dapat, di ba? Huwag kang papayag na ikaw yung tagapalakpak sa team. Dapat ikaw mismo makikilala sa team. Na-awardan, nakapag-speech doon sa team, every recognition natin, dapat ano yung pangalan mo. Diba? Although hindi man palagi, pero at least, nagawa mo. Nandun ka, diba? So, gawin mo ng maayos. Palagi kang take advantage na, yes, gigising ako. Bukas makapag-OPP ako ng marami kahit rejection. So, tawa lang. Okay lang yun. Diba? Kahit may rejection, walang problema. Tawanan mo lang. Sasabihin mo, okay lang. Sinishare mo naman yung business. Tapos, ayaw nila. So, ibig sabihin nun, hindi sila, hindi nila pwedeng baguhin yung buhay nila or family nila na maibigyan ng magandang opportunity. So, ikaw pa rin ang tuloy. Diba? Kahit OFW ka, sabihin sa'yo na, mayroon kasi mga rejection na may nag-OPP ka. Pagtingin sa'yo, naka-uniform ka ng katulong. Diba? Mababang pagtingin sa'yo. Okay lang yan. At least, trabaho mo malinis. Talagang, nakakapagsahod ka ng malinis yan na trabaho kahit sabihin katulong. Meron kasi mga tao na, forget, nasa company nagtrabaho, mababa yung pagtingin sa'yo. Okay lang yan. Tawanan mo lang. At least, malinis yung puso mo. Wala kang inaapakan na tao. Tama. So pagdating naman sa marketers, ayan, sa marketers, sa full-timer, ayan, so blessed ninyo, nakawin na kayo mga full-timers, no? Mga nakapagpurgod na tulad namin OFW. So sobrang inspired din kami tulad ninyo na sabi din namin, someday, makaka-uwi din kami tulad ninyo, makakasama sa White Tigers sa lahat ng mga events, nandyan na. So, tuloy-tuloy. Ayan, so tulad naman din sa mga marketers, yun nga, huwag tayong kampante na ginastosan tayo ng appliance tapos tulog-tulog lang. MLML, kunwari yung mga tao, nandyan si appliance, tinitingnan yung gano'n. Diba? Tapos, yun pala na sabihin, naman prospektro, nandun pa rin kipag-chat sa baby nila, agoy, sana all, di ba? So, business muna. Seryosohin, guys. Kasi kung ganyan ang gagawin mo na ikaw ay marketer, dinuluko mo yung sarili mo. Given na yan, yung upline mo, walang problema yan, pero kung yan ang gawin mo, sarili mo niluluko. Pinaglaruan mo yung sarili mo na ginagawa mo yung business para makagraduate ka sa pag, at magiging as a marketer mo, pero hindi mo ginawa pala. Di ba? Ang hirap lang ganun. Sakalam, ha? Sana all my baby, ha? Sana all my baby. Huwag mo na baby. Uy, saka na pag ano, nag-success tayo, di ba? O, di ba? So, yun lang, Coach, siguro yung masabi ko. Nasabi ko na siguro lahat. So, ayan, thank you so much sa lahat na nandito. Hopefully, na may nakuha kayong share ko or na-motivate kayo ng kahit papano nakarelate kayo sa mga the past ko. The past, sana all the past. Kanta yun, ha? So, ayan. So, thank you so much din kay sa apply natin. Coach Anita Yang. Anita Britos. Ayan, sa founder ng, sabi nga niya, pag mas lalong magkakasundo tayo ng mabilis, Coach Anyang, ha? Diba? So, thank you so much, Coach. And back to you, host. Congrats sa lahat and good morning. Yeah, thank you.